Well, mga kapopong, kumusting? Anyway, straight to the point na tayo, ha? Well, ang isa kasi sa medyo este, hindi pala medyo dahil totoong nakakatakot ngayon na nangyayaring gulo sa Israel at Gaza ay itong pagsali ng ilang grupo patungkol sa nangyayaring gulo ngayon doon. Which is ang isa na nga sa mga yan walang iba kundi itong grupo ng Hezbollah na ibinalita naman kahapon na handa na raw sila patungkol dyan sa fleet ng Amerika. Well, paniguradong ang tinutukoy na nga dyan nila walang iba kundi yung mga warship ng Amerika na naka-standby naman doon sa Mediterranean Sea. At kung pagbabasihan naman natin ang balita mismo ng Reuters halos ilang oras pa lang ang nakakaran, ay dito ay ibinalita nila na ang armas pala na tinutukoy na pwedeng ipanglaban ng Hezbollah dyan sa Amerika ay walang iba kundi itong mga anti-ship missile mismo ng Hezbollah. At alam nyo ba sa kung papaano naman naka-acquired o nagkaroon ng ganitong uri ng armas itong grupo na ito? Well, isa-isahin natin pag-usapan yan, ha? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay ang ibinabalita kasing armas o yung anti-ship missile na pinaniniwala ang hawak ngayon ng Hezbollah walang iba kundi itong mga uri ng mga P-800 missiles. At kung may idea ka naman sa mga uri ng armas, most especially itong mga uri ng mga P-800 na ito, ay totoong magugulat ka dahil ito kasing armas na ito gawa o ginawa sa bansang Russia. Yes, mga kapopong, yung armas ng Hezbollah na mga armas naman na ipinananakot nila sa bansang Amerika ngayon ay totoong yung mga armas na yan gawa talaga sa Russia. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng wait lang, Teacher Popong. So, ibig sabihin ba Russia ang supplier ng armas ng Hezbollah? Well, actually, interesting question yan pero ang maagang sagot dyan hindi. Yes, mga kapopong, hindi nga. At totoong walang anumang direct supplying ng anumang missile ang Russia sa grupo ng Hezbollah. Pero ang tanong nga ngayon paano nga sila nakakuha ng mga missiles na gawa o galing sa bansang Russia? Well, ayon rin naman sa mga report ngayon, ay dito ay sinasabi na galing pala sa Syria yung mga anti-ship missiles na yan. Na kung hindi ako nagkakamali and please correct me if I'm wrong, ay itong bansang Syria talaga ang mayroong deal sa Russia upang Russia mismo ang mag-supply o magbenta ng mga armas na ginagamit ngayon sa Syria. Well, kaya nga kung babalik tayo sa taong 2018 ibinalita noon na pati ang mga modern S-300 missile system ay ang bansang Russia rin ang magiging supplier ng Syria patungkol dyan sa mga armas na yan. Well, sa madaling kwento at upang hindi na rin kayo malito, ay totoong maraming naka-imbak na armas itong bansang Syria. At yung mga armas naman na binabalitang na-acquired ng grupo ng Hezbollah sa Syria totoong dapat talagang kabahan at maalarma dyan ang bansang Amerika. Well, dahil kung gagamitin kasi yan ng Hezbollah sa mga barko ng Amerika na nandoon sa Mediterranean Sea ngayon, ay totoong baka magkaroon rin talaga ng pagkakataon na hindi na ma-intercept yan ng Amerika dahil nga sa Russian technology ng mga missiles na yan. At alam nyo naman siguro na pagdating sa paggawa ng mga modernong missiles Russia talaga ngayon ang isa sa mga nangunguna patong dyan. Actually, modern na rin naman talaga ang Amerika. Pero, tandaan nyo, ha? Kapag kasi ang Amerika gagawa o mag-i-improve ng isang malaking missiles tulad ng mga armas na mayroong nuclear technology, ay kailangan muna itong dumaan sa Kongreso ng Amerika at i-a-approve muna nila ito bago gawin yung armas na yan. Na hindi naman tulad sa bansang Russia na ang paggawaan kasi mismo ng malalakas na uri ng missiles doon hawak o control mismo ng gobyerno ni Putin yan. Na ang hindi nga natin alam ngayon ay kung ilang armas na meron ang Russia na itinatago nila ngayon. Pero alam nyo ba ang sinabi ng Russia patungkol dyan sa mga armas nila na ibinabalitang meron o hawak ngayon ng grupo ng Hezbollah? Well, sinabi lang naman ng isa sa mga spokesperson ng Russia na wala silang confirmation at hindi nila alam kung totoo ba talaga ang balita regarding doon sa mga armas
Hamas nila na hawak ngayon ng grupo ng Hezbollah. Alam niyo mga kapopong kahit papaano at kahit sobrang gulo ng politika dito sa Pilipinas eh, totoong maswerte pa rin tayo dahil malayo ang bansa natin sa mga bansang nag-aaway-away ngayon. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, ay totoong hindi naman talaga mga pangkaraniwang civilian o mga tao ang nagpasimula niyang gulo na yan, kundi yung ilang tao lamang na nakaupo ngayon sa politika ng mga bansang nag-aaway-away ngayon. Which is ang magandang isuggest ata sa kanila eh, silang mga politiko na lang ang literal na mag-aaway-away at huwag na nilang isali itong mga sundalo at mga civilian na ang gusto lang eh, mamuhay ng tahimik sa kabila ng hindi matapos-tapos na issue patungkol sa pag-aagawan ng mga lugar doon. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay, sa tingin nyo ba eh, ano kaya ang gagawin ng bansang Amerika kung pati itong grupo ng Hezbollah magpakawala rin ng mga missile papunta doon sa mga barko ng Amerika? Sa tingin nyo ba eh, i-intercept lang yan ng Amerika? O hindi lang kaya intercept ang gagawin ng Amerika, kundi isang pagsugod na rin kaya? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yun sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yun sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!